Game. What's up? Sa kasalukuyan, what's up guys? Welcome back to Mars Daily, your daily dose of photo and video and a little more about me. Okay, so for today guys, a window's open. I know somebody who's like scared about open windows. Nakatakip yun ng blinds, kaya panoorin nyo na lang yung vlogs niya para malaman nyo kung sino siya. Isa sa mga member ng vlog squad. Okay, so for today guys, alis muna kami sa labas, kain kami sa labas. And our main topic for today is the most common problem between, you know, upcoming Filipino YouTubers. To start things off, wala akong gustong ma-offend sa mga sasabihin ko. This is just, you know, pure facts that I just recently saw sa mga posts sa FB, because a lot of people are, you know, doing these illegal stuff na para sa hindi naman helpful kung gusto mong start ng YouTube channel. So this is the most common problems among Filipino YouTubers. I hope you don't find this offensive, but I don't mean any harm to, you know, people. So, tara na! Dami ko English! Bag pa yun, daddy. Dumi ng kwarto ko, no? Okay, so ngayon nandito kami sa may, ano? Sa may R. Antonius, sa may Digman. Digman ba tawag dito? Yeah, dito sa Digman, ito yung mga sabakor, sa mga hindi nakakalam. Ito yung famous na kainan ng mga halo-halo. So, sorry guys ha, pero kailangan mo na sumegue. Kasi ang ganda rito sa place na to. Ngayon ako nakapunta rito. Tsaka sobrang ganda ng ambience. Parang mas maraming XB sa kapila. Patay tayo doon, hindi pwede. Pero ang ganda, ganda promise. Tsaka, pero sa ngayon, wala ganun tao. Pero... oh, tahimik. Segway muna to guys. Pero tignan nyo. Quick montage. So yun guys, yun yung quick na montage dito sa place na to. Ewan ko ha, pahapyaw lang sa vlog. Kasi sobrang ganda ng ambience dito sa place na to. Pero yun nga, bag tayo sa main topic ng vlog ko today. Okay, so, sorry sa pahapyaw. You know, let's change how this title goes. Imbis na sabihin natin, the common problem among Filipino vloggers. Sabihin na lang natin on a better side, or on a more positive side, how to be a better Filipino YouTuber. Kasi, yeah, a lot of people are misunderstanding yung concept mismo ng pag-YouTube. So, labas tayo para mas maraming gagawin at, you know, sa loob ng bahay. Kasi, yeah, I've been vlogging way too much sa loob ng bahay. So, labas tayo. I think, yeah, this looks like a better, you know, different place. Kasi makita ang lugar eh, alam niyo yun. Parang nagda-daily ka. Parang hindi mo sure kung gugustuhin mo ba na, you know, mag-vlog lang sa isang place or maghanap na ibang lugar. But yeah, number one, to be a better Filipino YouTuber, what you have to do is that you have to stop doing sub-to-sub. Kasi sobrang daming gumagawa. Pointless na yung paggawa ng quality content. Kasi nadadala na yung isip mo na kailangan mo ng maraming subscriber para sumikat, para kumita. But how to be better than that is kalimutan mo na yung sub-to-sub. Kasi sobrang daming nagsasub-to-sub. To the point na sobrang dami na. Ang nag-i-spam or nagsaspam ng comments sa Facebook, sa mga Facebook groups ng YouTube subscribers, Philippines PH, but I don't know. Pero sobrang dami. Drop your channel, link your channel, sub-to-sub tayo, drop your YTC now, payak ng channel, pahag. I don't know what's happening. Although, to be honest, the main point of, you know, doing YouTube sometimes, or pinaka-goal ng karamihan is sumikat. But, yung paraan na sisikat ka, na i-micro mo, micromanage mo yung pagdami ng subs mo, eh, hindi makakatulong dahil ang magiging downside naman nun is yung watch hours mo. So, besides producing quick content, plus doing sub-to-sub, baliwala ang watch hours mo,
mawawalan ka ng subscribers at the end of the day dahil hindi ka nag-focus sa content at madidetect ka ni YouTube. Or the worst thing that might happen sa channel mo is it's either iban ka na ni YouTube na gumawa ng account or I think i-block yung channel mo from doing, you know, or uploading videos. So to be a better YouTuber, ang dapat mong tandaan is quality content. Stop sub to sub. Just stop it. It's not cool. It won't help you. Unless kung nakipag-interact ka sa ibang YouTubers, nag-comment ka sa videos nila, at sinasabi mo kung ano yung... I mean, it's either you criticize their content by commenting or you compliment them, but that doesn't mean na yun pa rin ang palusot mo para mag-sub to sub. Kasi yun naman talaga yung purpose ng social media, to communicate and interact with people online. So para magkaroon ka rin ng subscriber, ang dapat mong gawin is, you know, makipag-communicate ka sa kanila. That's one better way of becoming a Filipino YouTuber. So another way of becoming a better Filipino YouTuber is actually forgetting about the money. Kalimutan mo na may kita sa YouTube and you're just going to basically enjoy what's gonna happen next. Kasi karamihan kaya na-frustrate sa paggawa ng content at alam yun, sa pag-upload, sa pag-sub to sub, is iniisip nila may kikitain sila after all that sub to sub, after, you know, all that spamming on Facebook. If you just think about what matters first, which is content, at, you know, kakalimutan mo na may kita dito, may pera dito, you're gonna be, you know, less worried about what happens next sa career mo as a YouTube vlogger. At hindi mo na rin maiisip, alam mo yun, na mag-sub to sub. Yun lang naman din yung main point. So, you know, you're happy, you're not gonna think about how much you're gonna earn sa paggawa ng videos. Don't think about that. So forget about it. Kalimutan mo na na may kita sa YouTube. Kalimutan mo na rin na may future sa YouTube. Kasi that will only ruin yung present sa channel mo. Yung pinaka-ikaw ngayon. Magiging masyado kang worried. Alam mo yun, darating ka talaga sa point na ma-frustrate ka. Kung what's next, on yung future. Oh, it's ideal na isipin mo on yung future. But what's also ideal is bantayan mo yung present para makarating ka sa future na gusto mo. So, you know, to start things off, mas maganda ang gawin mo, imbis na isipin mo may pera sa YouTube, isipin mo kung ano yung magiging image mo sa YouTube. Isipin mo kung ano yung pinaka gusto mong i-cater sa channel mo as a Filipino vlogger. Gusto mo ba maging food vlogger, travel vlogger, like channel na nagre-review ng mga, you know, tech reviews, clothes, shopping haul, mga mukbang. You have to mold yourself first before you think about the money. Kasi darating na yun onwards eh. The more you pour yourself into the present or sa present content na ginagawa mo, the more darating ka closely sa pagkita sa YouTube. So kailangan ko na umalis dito kasi ang init na ng araw. At yeah, what I hate the most sometimes about vlogging is that people will look at you weirdly kapag nagbablog ka. Tara na. Okay, so lastly, last piece of advice is try to be consistent. Kasi yun yung pinakasusi para maging successful ka sa channel mo. Para sa akin ha, I'm doing this daily vlog kasi I want to experience how it's like to make content every single day. It's challenging sobra kasi kailangan mo mag-isip talaga kung ano yung topic mo for today para ka nagre-report ng balita. Besides that, you know, trying to be consistent on your uploads is the main key to gaining the subs. I've grown from 100 subs to 500, magpa-550 now, which is good. I'm not saying na mag-daily ka, pero sinasabi ko lang maging consistent ka sa pag-upload. That's one better way of becoming a Filipino YouTuber. Pag naging consistent ka, people are going to be curious on what you do and they will continue on to watch you. Ito yung mga dahilan ba't mahirap mag-vlog sa amin, laging may aeroplanong nga daan. Okay, so balik sa sinasabi ko. Ang ibig sabihin ko lang is panaging consistent ka. Tuloy-tuloy na yan. You're going to want to make more and people are going to want to watch you more. Depende na lang kung gaano siya entertaining. So, content mo pa rin content-wise. So yeah, I guess this is where the vlog ends. Siyempre guys, huwag niyo nang kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And ring the notification bell para, you know, updated ka lagi. At, I'll see you on the next vlog. Peace out.